ating portion, which we call hashtag DevoShare. And I am Coach Joshua Buenaventura, one of the primary leaders dito sa Puerto Princesa Life Church, Life Church Palawan. And I'm welcoming you to this segment kung saan hihimahimahin natin yung word ni Lord for us. This is hango sa ating daily devotional that is found in Daniel 1, Daniel 2, and Revelations 5. Para sa mga first time na nanonood sa atin at nakakasama natin either sa live broadcast or sa ating replay telecast on both our Facebook page at saka sa ating YouTube version, ang ating binabasa ay mula sa blended reading guide. Meron siyang Old and New Testament that is found on YouVersion. Kung meron kayong telepono, you can download the YouVersion app at doon hanapin niyo yung blended reading guide. The beauty about this blended reading guide is in 1 year, mababasa mo yung Old and New Testament, all of the books of the Bible. And pwede nyo kaming samahan today. Our reading is found in Daniel 2 and Daniel 1 and Daniel 2 at saka Revelation 5. At pinamagatan ko ang devotion na to ngayong araw na to na pasya or choice. Ano ba ang pasya mo ngayong umagang ito? There's a movie na napanood ko a couple of years ago. Ang title ng movie na to ay Hunger Games. Tapos dun sa pang-apat na segment, I'm not sure if it is yung pang-apat na segment or yung pangatlong segment. Sa Hunger Games kasi meron sila tinatawag na capital, which is they call Pan Am. Dun sa Pan Am, excessive lahat. Lahat ng bagay na pwede niya lang kainin, lahat ng resources nandoon. And one of the things na scene na na-caught me doon sa scene na yun is yung scene kung saan sa sobrang dami ng resources, kumakain sila, tapos meron silang iniinom pagka meron silang inaattend na party, meron silang iniinom na isang vial na liquid na pag ininom nila yun, isusuka nila yung kanilang kinain para makakain pa sila ulit. So, nung binabasa ko yung Daniel 1 ngayong araw na to, naisip ko yung parang Pan Am to ah. Meron kang choice na gawin yun, yung kakain ka lang ng kakain, lahat ng mga ng nakikita mong pagkain, kakainin mo ng kakainin, or you will choose what Daniel did. Gayahin yung choice ni Daniel ngayong araw na to. Babasahin natin kasi wala siya sa one of my favorite versions of the Bible, the Pinoy version of the Bible, kung saan millennial version ito, Taglish para sa iyo at saka para sa akin. Wala dito yung Old Testament, but I'd like to read sa Daniel 1 sa ang salita ng Diyos, para magkaroon ng frame yung ating pagdi-discuss ngayong araw na to. Ngayon ang nangyari dito sa Daniel 1, the story is, kinonquer ni Nebuchadnezzar yung northern and southern kingdom ng Israel at dinala niya lahat ng mga noble birth, yung lahat ng mga anak ng mga matataas na ranggo or ng mga prinsipe, we can call them prince. At ang ginawa niya, dinala niya sa kanyang kingdom sa Babylon. At nakasama doon si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah. Pinalitan niyo yung pangalan nila. Actually, si Daniel pinalitan na ginawang Belteshazzar. Tapos si Hananiah ginawang Shadrach. Tapos si Mishael ginawang Meshach. Tapos si Azariah ginawang Abednego. Ngayon, yung scene na nangyari dito, every time na nagko-conquer ang kingdom noon, yung mga noble birth, para ma-ensure that enslave ang isang nasakop na kingdom, they are trained in the language, they are trained in the culture of yung lugar na kung saan dinala sila. So ito yung scenario dito, si Daniel, si Hananiah, si Azariah, si Mishael, they will be trained in the culture of Babylon, kung saan kasama doon yung pagkain nila at saka yung mga bagay na iniinom nila, papalitan talaga everything para maging katulad sila ng mga tao sa Babylon. And I would like to read from verse 1 to 17. So verse 8 pala, Daniel 1, 8 to 17. Ang nakasulat dito, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan.
Kaya nakiusap siya kay Asphenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Asphenas, pero sinabi ni Asphenas kay Daniel, natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatayin niya ako. Dahil dito, sinabi ni Daniel sa itinalaga ni Asphenas na mangangalaga sa kanila, subukan ninyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. So parang sakto sa kalagayan natin ngayon, ano? Pwede tayong kumain ng gulay at pwede tayong uminom ng tubig lamang sa moment na to. That's one of the things na ina-advocate natin ngayon, which is kumain ng gulay at uminom ng water. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari at tingnan nyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gawin ninyo sa amin. Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataan kumakain ng pagkain ng hari. Kaya pinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Ito yung favorite part ko dito sa reading natin ngayon. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ito ng karunungan at pangunawa. Pati ang mga kaalaman sa iba't ibang literatura, bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng mga kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. I do believe in this time and in this season, we have a choice. May choice tayo, may choice ikaw at ako sa mga bagay na inaalaw natin na pumasok sa ating mata, makita natin sa ating tenga at magstay siya sa ating heart. Kasi in this time and season na meron tayong tinatawag nilang ECQ, Enhanced Community Quarantine. If you're watching this at tapos na yung ECQ, you're watching a replay telecast of this, kasalukuyang nasa 1 month na, yesterday, isang buwan ng naka-enhanced community quarantine ang karamihan ng lalawigan ng Pilipinas. And this is the time na ang nakikita natin sa mga news feeds ng ating Facebook, naririnig natin sa balita, naririnig natin kwento-kwentuhan ng mga tao. Kasi 1 month na tayong naka-lockdown. 1 month na tayong parang wala na tayong ibang magawa, lahat na lang napupuna natin. 1 month na tayo, we have a choice. May choice tayo kung papayagan ba natin or are we gonna allow the negativity sa paligid natin to get into our hearts and into our minds. Again, hindi lang to sa physical food na kinakain natin. Of course, pwede natin pag-usapan yung physical food na kinakain natin. Dito sa Moving Life Forward, meron kaming segment we call Juice Up. Kasama namin si Miss K, si Ate K. Hina-hashtag namin siyang Juice Kodai. At saka si Wendy, wherein they look at the benefits of juicing. Kasi makukuha talaga natin ang lahat ng kakailanganin natin at kakailanganin ng katawan natin sa produce of the land. And I believe that is what Daniel did. Yun ang ginawa ni Daniel. Ang sabi dito sa verse 8, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. In this time and season, ano-ano ba yung inaalaw natin na una, pumasok sa ating isipan at saka sa ating puso? Sabi ni Ravi Zacharias that truth now is based on what we see and what we hear, not on what we read on books. And I do believe dahil karamihan sa atin ay babad, nakababad sa social media, nakababad sa Facebook, nakababad sa Twitter, ang nakikita natin is yung hinahain sa atin ng mundong ginagalawa natin. Mundong nababalot ng lungkot, nababalot ng kung ano-ano mga bagay that is affecting the way we think. Now, gusto kong pag-isipan natin to ng maigi. Kasi ang sabi naman sa Revelations 5, and this is where I want to land the plane. Gusto kong mag-make ng point. Sa Revelation 5,
Ang storya naman dito is dinala ng Espiritu ng Diyos or ng angel ng Lord in a vision si John the Beloved. Dinala siya sa langit at nakita niya yung buong kalangitan. Yung scenario dito, I don't have time para basahin itong lahat, pero gusto kong basahin nyo sa Revelations 5. Yung scene dito is, nagtatanong, sino ang merong kakayahan na buksan yung selyo, yung scroll? Tapos yung buong langit, in heaven above, earth below, even sa pinakailalim ng earth, ang sabi doon, walang ni isa ang merong qualification para buksan yung scroll, except the one. Sino yung the one? The one is Jesus Christ kasi siya ay namatay at muling nabuhay at binuksan niya ito. At ang kamangha-manghang nakasulat dito sa verse, I would like to quote this kasi ang ganda talaga eh. Kanina nung binabasa ko, I think para sa iyo at para sa akin to. Bakit natin kailangang ibukod ang ating sarili because of this? Ang sabi dito, sa verse 10, Revelation 5 verse 10, ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang manglingkod sa ating Diyos. Jesus Christ made us kings and priests to serve God. Sa Leviticus makikita natin na pagka ikaw ay priest, pagka ikaw ay high priest or ikaw ay Levite, marami kang hindi pwedeng gawin. Hindi ka pwedeng kumain ng specific type of food. Hindi ka pwedeng lumapit sa patay. Ang daming hindi mo pwedeng gawin. What God is saying, if you are a Levite, if you are a priest, kailangang ibukod mo yung sarili mo sa nakagawian na ng mundong ginagalawan natin. And I do believe this is God's calling for us. As believers, God is calling you and me to be a priest. Ano ba ang Tagalog ng priest? Hindi pare eh. Ang Tagalog ng priest is tagapamagitan. Ikaw at ako ay tagapamagitan ng Diyos para sa Kanya at sa mundong nangangailangan ng mga pagpapala at ng kapangyarihan at ng kagalingan na pwede niyang ibigay. Now, you might be watching this ngayon, the live version, kung saan nagagapi tayo o nababalutan tayo ng problema ng COVID. Or you might be watching this, yung replay nito, and medyo tapos na yung COVID, wala nang problema. But God wants to mediate. God wants you and I to mediate between Him and the world that needs Him. Ulitin ko ha, God wants you and I to mediate between Him and the world that needs Him the most. This world needs God the most. At the end of the day, ang kailangan natin, pwede kasi tayo mag-prepare. We can prepare and do so many things, but only God can do something in our midst right now. Siya yung pwede mag-protect sa atin, siya yung pwede mag-bless sa atin, siya yung pwede magbigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa na nawawala na. God wants us to mediate for those that cannot enter into the presence of God. So my question for us today is this. Ano ang pasya mo? The choice is in your hand. Kakainin mo ba yung the same things that the world is giving up or giving us? Are you gonna eat the negativity that the world is passing on to us? Or the seemingly positive things that TikTok is doing for many of us ngayong mga panahong ito? Diba? What will you do with the time that God has given you? My prayer is this, na why masaklawan ng puso at isipan natin na tayo ay nilinis na at ginawang bago sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ay ginawang karapat-dapat para mamagitan at maging daan para ilapit ang mundo sa Diyos at bigyang pag-asa ang mga nanghihina at nababalisa. Naway, makamtan natin tulad ni Daniel yung benefits of consecrating ourselves. Sabi ng Joshua 1:3, consecrate yourselves today, for tomorrow I will do amazing things. So my prayer is this, as we close. My prayer is, God would bless you and I as we consecrate ourselves dahil ang buhay na nakabukod sa Diyos nakabakod. So this is our devotion for today. If you were touched by the message of the Lord for us today, gusto namin mag-comment ka or you can just share yung devotion mo or ano yung napulot mo from their same reading today. And the challenge is for you and I. Tayo ay mamagitan sa mundong nangangailangan. And again, ano ang iyong pasya?
So this is Coach Joshua Benaventura for DevoShare. But again, what is your choice? Because your choice determines the benefits that God can give you and I. God bless you guys and good morning sa inyong lahat.